So, product rule for derivatives. Yan, yun yung topic natin ngayong araw. Well, medyo nakakalito siya. No? Nalito ako, nakalimutan ko na product rule pala to. So, pwede mong i-distribute yung unang term dun sa kasunod. Yung term, pwede mong i-multiply kasi product eh. Pwede mong i-multiply dun kung dalawang term yung katabi niya o yung partner niya. So, doon ako nahirapan kung paano ako dinistribute pala. So, yun. Ito yung kasama nung ano, nung derivative of a product. Kumbaga, pag marami na yung given ng derivative of a product, gagamit na tayo ng product rule. No? So, further example siguro mamaya or bukas. No? Magandang ano yun to kasi ito yung ano eh, sinasabi doon sa video ko. Ito yung shortcut nung kasi pwede mo namang i-FOIL method yon, the usual algebraic process. Pero itong product rule sa differential calculus, ito yung nagpapa-expedite o nagpapa-exceed ng process kasi sabi nila yun pa rin naman daw you will arrive at the same answer. Ginawa lang ng differential calculus, sinorkat lang yung kumbaga pinaigsi lang yung process kumbaga sa ano sa daan parang sinorkat lang o ginawa ng detour o ginawa na expressway para mapabilis yung biyahe mo. So parang ganun yung ginagawa nitong product rule na to. So further examples later and bukas. So yun lang po.